So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na kung para kanino to. Ito ay ang part 3 ko sa paglalahad ko ng katotohanan kay Franklin Miano. The biggest mongoloid sa buong Pilipinas. Slowly, ilalabas natin kung bakit ito yung labas niya para sa akin sa social media. Nakakatawa. Gumana yung plano ko. Yes! I like it! I like the title! Goal! Gusto kong maraming manood ng upcoming daily vlogs para i-showcase yung mga future businesses, lifestyle at yung sisimulan ko na charity para tumulong sa ibang mga tao in different places sa Pilipinas. Plus, mag-release ako ng series kung saan pipili ako na 3 taon tutulungan kong maging millionaire in less than 1 year using the outsourcing business. Una sa lahat, mongoloid na tanga. Anong pakialam namin kung ikaw ay maglalabas ng daily vlogs mo? Akala mo ba uubra pa rin hanggang sa mundo at panahon na ito? Ang tinatawag na bad publicity is still publicity? Tanga ka ba? Hindi na umuubra yan sa panahon ngayon. Kung sa tingin mo matalino ka, mas matalino na yung mga taong nanunood. And look, hindi mo nakamit ang goal mo. Ako ang nakakamit ng goal ko. Yung tapyasan ng sungay yung mga taong tulad nyo. I'm not a superhero. Alam mo, sa totoo lang, mas villain pa nga ako sa'yo eh. Mas demonyo ako sa'yo. Yun nga lang, yung pagka-demonyo ko, totoo akong demonyo. Eh ikaw, nagkukunwari ka lang demonyo. Sa totoo lang, you're a fucking coward. Fucking afraid. Isa kang malaking dummy account. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong nasa likod mo. Kasi may hangganan ang lahat. Kung totoo man na abogado ang iyong tatay, siguradong itatakwil ka ng tatay mo. Kahit kailan, ang isang abogado ay hindi itinakwil ang kanyang pag-aaral. Kaya do not ever mention and do not ever be proud na ang tatay mo ay abogado. Siyempre, abogado. Kasi hindi ka nga proud sa sarili mo eh. How can you be proud? Eh putang ina, nagtatago ka sa shell of yourself. You are fooling the fuck out of yourself. Finu-fool mo yung mga tao sa paligid mo because that's how foolish you are na maniwala sa isang taong demonyo na bumubulong sa likod mo. And isa pa, tama ang mga taong nakikinig ko sa paligid ko. Kung hindi ka naniniwala sa edukasyon at mas naniniwala ka sa diskarte, may anak ka, sabi mo, huwag mo ngang pag-aralin. Ang ituro mo nga, diskarte lang. Tingnan ko lang kung hindi magpalit yung utak mo sa laman na tae ng tiyan mo dahil sa sapak o sampiga ng asawa mo sa'yo. Bobo ka. Kung tunay kang tao, alam mo gagawin mo, Frank? Iharap mo sa camera yung anak mo and then saka mo lokohin yung mga taong nakikinig sa'yo. I want to see that. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang bayag mo to do this, man. Payag ka ba na ang anak mo ay nakikinig sa isang talunan na tulad mo? Hindi ka naniniwala sa pag-aaral, pero naniniwala ka sa edukasyon na binibigay mo? Tanga ka ba? Meron ka bang certificate ng DepEd stating na ikaw ay legit at legal? Meron ka bang SEC? Alam ba ng BSP yung ginagawa mo? Nag-e-explain ka regarding kung paano magpayaman? Do you even hear your fucking self? Kasi bro, hindi mo pwede na ipag-angas ang iyong relos. Kasi peke ang relo mo. Anyway, hindi natin pwedeng husgahan yung tao na nakadamit na dugyot, dugyot ang pangangatawan. Wala kasi yan sa ganun eh. Pero tangina, Franklin, aminin mo man sa hindi, sa 100 sinabi mo, 101 ang mali. Tuloy natin ang pagbabasa. May sinabi ka pa na charity. Siyempre, normal ang charity kapag naiipit ka na. Ikaw naman, Frank. Kupal ka pa lang, ako yung tamod na nakabuntis na. Alam ko ang strategy, man. What do you think of me? Tanga ako? Buong buhay ko nasa social media ako. Kapag nagigipit ako noon, nung panahon na demonyo ako, magpapakita ako ng maganda. Normal lang yon. Kaso lang, ang diferensya ko sa'yo,
hindi ako nanloloko ng tao. Because ako, bukal talaga sa loob ko ang aking pamimigay. Hanggang sa nagsawa na akong videohan yan, wala nang video ako kung mamigay. Pero alam ko yung strategy mo. Kasi ginagawa yan ang karamihan ng social media influencer. Lalo na kapag nagigipit na yung tao. Ang gagawin niya next, mamimigay. Magpapakita na mabait siya. Magpapakita na lahat ng kinita niya sa ganito, sa ganyan ay pinamimigay niya lang. Kaya ikaw, nagigipit ka na. Hindi mo na alam kung ano ang isasagot mo. Now, humahanap ka ng ibang paraan upang matanga at mabobo mo na naman yung mga estupido mong estudyante. Nahirap kang magbalik ng putang inang refund. Alam mo, Frank, kung milyon-milyon ang kinikita mo weekly, wala ka na dyan. Nakakita na ako ng mga tao na milyon-milyon per day. Per day, Frank, ang kinikita. Definitely, sobrang layo sa'yo. Hindi tulad mo na milyon-milyon ang kinikita, still nag-grind ka pa rin? Tanga ka ba? Sarili mo lang niloloko mo, hindi na yung mga tao. Sabi mo pa, gumana ang plano mo. Kasi ako ang gagawin mong stepping stone. Ang hindi mo alam, itong stepping stone na ginawa mo, ako yung invisible na stone. Kapag tinapakan mo ko, straight away lubog ka, tanga. Huwag mong kakalimutan, Frank. Yung mga taong niloko mo, lahat yan nag-message sa akin. Gusto nila ng refund or else kakasuhan ka nila. Problem. Only a few might watch ng daily vlogs ko dahil 20% ng subscribers ko ang nanood ng videos ko sa YouTube. May mga tao din na interested malaman yung ginawa ko everyday about workout and lifestyle. So ang solution daw niya, gumagawa na ako ng contents for the past 2 years, trying to help others online. Accomplishment, ganito ganyan. Wala akong makita. For me, legit kang barbero, okay? Wala ka nung buhay na gusto mong magkaroon ka. Yung pinoportray mo na lifestyle, wala yun sa'yo. Hindi ka ganun. Eto, real talk. Nagregalo ako ng Camaro sa misis ko. Magkano ang Camaro ngayon? Second hand pa yata yung binili mo na Camaro or baka brand new, ewan ko. Magkano lang ang Camaro, Frank? 3.2 million na lang ang Camaro, Frank. Is that a lot? Ikinash ko ni regalo ko sa misis ko, boy. Eh, ikaw mukhang hulugan pa yung sayo, boy. Kasi may 1 million pong discount ang Camaro. Kaya binili ko agad. Samantalang ikaw, ipinagkakalat mo pa na 7 million ang Camaro mo. Camaro magkano? 7 million, 8 million. Diba, bulaan ka na agad? Gusto mo, Frank? Pakitaan tayo online ng mga titulo ng properties natin. Gusto mo, Frank? Pakitaan tayo ng mga narating natin sa buhay natin online. Gusto mo, Frank? Ipakita mo yung totoong amount ng Camaro ngayon. Punta ka sa putang inang Chevrolet and i-debunk mo ko. Sabihin mong hindi totoo yung sinasabi ko. Kotse na lang hayop ka. Ginagawa mo pang kasinungalingan. Mas mahal pa ang aking Dodge. Kasi yung Dodge ko walang discount. Hindi natin kailangan magsinungaling. Kung ano lang yung meron ka, yun lang ipagyayabang mo. Eto pa, sasabihin ko sa'yo, Frank. Ako ang totoong storya ng hard work pays off. 21 years old ako, straight to hell ang binigay sa akin ng magulang ko. Sa Italy ako nagtapos, sa Italy ako nagka-diploma, sa Italy kasi ako pinanganak. After a year sa Italy, hindi ako nakakuha ng work. After nun, 22 years old, straight to hell, pinapunta ako straight sa England. Sa England, nag-work ako 5 years. Sa utak ko, gusto kong bumili ng bahay at lupa. I was working my fucking ass off. I was doing 12 to 10 p.m., 10:30 p.m. to 5 a.m. 2 jobs. Ano lang ang nakamit ko, Frank? In 5 years, ulcer. Pero, hard work pays off. Nagkaroon ako ng bahay at lupa. Fully paid. That's it. Wala na. Because that's the harsh reality of life. Do not put shit sa utak ng mga bata. Because hindi mo kayang yumaman ng ganun lang. Bakit pa naghihirap ang mga OFW sa ibang bansa? Naniloloko mo rin. Yung mga OFW has a special place in my heart because I am a part of them. Lalo na yung nanay at tatay ko. Masakit sa akin na ang dami nagme-message sa akin na nanloloko rin kayo at nakapangloko ka rin ng mga OFW. It breaks my soul
not my heart. Because I know yung feeling ng malayo ka sa bansa mo, malayo ka sa mga mahal mo, at nagsasuffer ka 20 fucking 4 hours a day. Yung aking storya, iba. Nagrerenta lang ako ng isang kwarto doon. Ako ang nagluluto, ako ang naglalaba, naglalakad lang ako to work. Sa 5 taon ko, Frank, 2 beses lang ako nakapunta sa London to have fun. That's it! 7 out of 7 ako nag-work. But look where I am now. This is the face of hard work. Pero do not take out of credit yung mga tao na nangangarap. At nangangarap na marangal. Kasi putang ina mo, yung ginagawa mo na panloloko sa mga tao, yan yung makakapag-trigger na gumawa sila ng kasamaan. Exactly tulad ng turo mo. Kung gusto mo talaga, then mangutang ka. Kasi gusto mo. Sacrifice. Yan yung salita mo eh. May mga ano dyan, G-credit, kung ano-ano pa sinabi mong application. Ganun talaga. Pakita mo na desidido ka. Ipakita mo na interested ka. Hindi ganyan ang turo sa kabataan at sa mga taong nanunood sa'yo. Ang turo, Frank, dapat mag-isip kang mag-aral, tumulong sa magulang mo, tulungan na sarili mo, and fucking fly. Pero fly cautiously. Huwag kang tanga na maniniwala ka sa mga tulad ni Frank. Maniwala ka sa traditional way of going up. Do not believe in this motherfucker. Do you guys think ito yung modern way to go up? Ito yung modern way to go straight to hell. Kasama ng mga debts mo. Walang mangyayari sa buhay mo kundi magkautang ka dahil sa putang inan to. Walang mangyayari sa inyo kung kayo ay maniniwala sa tinatawag na easy money. If it's too good to be true, asahan nyo na dyan naman pamatay ang lahat ng pangarap nyo. Ang buhay, isa tong malaking laro. If you play it good, you'll go straight. If you play it bad, mahirap makabawi. Sugal ang buhay. But kung may utak ka na straight, sure panalo ka. Pero kung merong ganitong tao, putang inan to, na sumusubok sa pasensya nyo, sumusubok sa knowledge nyo, sinusubok ang demonyohin yung mga utak nyo, then hindi magiging ayos ang ating buhay. Let's continue. Ang dami niyang plano. By April, gagawa ako ng business content. Tapos, like maghahanap ako ng business na pasarado na. Tapos gagawa kami paraan para ihaon. Una sa lahat, yung mga business mo, hindi mo maihaon. Nasaan na yung simpleng empire na t-shirt mo? Putang ina mo, ba't di mo maihaon? 2021 pa yung last post. Bakit ka pa maghahanap? Hanapin mo yung sarili mo because you're a failure. Huwag kang humahanap ng ibang negosyong sasara, bababa at palalaguin mo. Do not help others kasi hindi mo nga matulungan sarili mo eh. Why help others if you can't help yourself? Help your fucking self first. Huwag mong isipin. Alam niyo sa totoo lang, sige Frank, gawin mo to. I-live natin ng isang buwan, gusto mo. Mag-hire ako ng maraming production. 24 hours. Ipakita natin sa tao kung gaano ka kabobo. Pustahan tayo, Frank, 1,000,000. Lagapakan tayo dito straight. Pustahan tayo, 1,000,000, Frank. Hindi mo kaya. Ano? Game? Tangina! Kung ikaw ay tagumpay na negosyante, businessman, hindi ka ganyan kasinungaling, man. Hindi ka man loloko ng tao. Hindi tanga ang mga tao. Hindi tanga ang mga Pilipino, Frank. Ikaw lang yung tanga. Hayop ka. Eto pa, magkakaroon ako ng series na kung saan i-transform ko yung tatlong tao from zero to hero. Isang student, isang employee at isang tambay. Frank, bumili ka ba talaga ng mundo mo para magbuo ka ng sariling humanity? Ganyan kang katanga, Frank, to think na Diyos ka to do this type of shit. Ano kasi Mr. Beast? Tangina mo, ikaw si Mr. Shit! Imposible lahat yung sinasabi mo because you yourself is a fucking failure. Paano mo matutulungan yung mga taong yun? Presidente nga, hirap na hirap tumulong. Ikaw pa kaya? Tatlong tao na babaguhin mo from zero to hero? Gago ka ba? Kung totoong meron kang kakayanan, sana yung kamukha ng monster sa wrong turn na lang yung gawin mong zero to hero. Kasi siya yung mas malapit sa'yo. Siya yung gawin mong ehemplo. O kaya yung sarili mo. Because you're a complete fucking disaster. You're zero. Gawin mong hero muna yung sarili mo. Hindi ka pa nga zero eh. Nasa dark side ka pa ng internet. Hindi ka pa nakakaahon. Mag-iisip ka na agad para sa ibang tao? What the fuck happened to your humanity? What the fuck happened to your fucking world na binili mo? Ganyan ka ba? Katanga? At bobo? Magkakaroon daw ng revamp
and updated version ng educational project ko. Last update niya is 2022, kaya this 2022 pang malakasan na. Sa mga estudyante ng hayop na to, huwag na kayong magsayang ng time. Huwag na kayong magpaloko. This guy is a complete clown trash. Trash can. Bakit siya trash can? Tapunan siya ng sama ng loob ng mga tao. He is the fucking internet clown. Kung ako sa'yo, Frank, magsimula-simula ka ng magdasal. Kasi, legit man, government is coming and hindi mo magugustuhan to. I'll be the first one na i-video lahat ng kaganapan sa'yo. If you love yourself, if you love your family, stop doing this shit. Kasi, niloloko mo talaga, madami ka na masyado naloloko, Frank. If you love your family, stop this shit. Hindi to okay, man. Do something else. Pwede kang magpakakupal sa internet, it's okay. Pero when it's scamming, no, man. Wala siyang kapatawaran, Frank. It's not gonna end well sa'yo. What did I learn from this? Mga fans laging andyan sa tabi ko. Mga haters parte sa buhay natin yan. Nang may umaangat sa kanila, nothing new. Sa tingin mo, ayaw kitang makitang umangat? Gusto kitang makitang umangat. Sa langit. Para maubos na kayo. It's okay to be a villain in internet. Tulad ko, kupal ako sa internet. Pero yung villain ka, in real life, na ang cost, maraming mamamayan, maraming kababayan natin ang nawawala ng pera dahil sa putang inan to, it's unacceptable, mga kahumre ko. Hindi ko siya matanggap, hindi ko siya maluno. Iintayin ko ang sagot mo sa March kasi magkakaroon ako sa'yo ng mga hamon. Gusto kong makita yung totoong ikaw. Sure ako, wala kang bahay, wala kang kotse. Yung mga bagay na fineflex mo, hindi sa'yo yan. Kung totoo kang may bahay, hindi ka magvi-video sa mga resto, coffee shop, never. Sa sobrang yabang mong yan, sa mismong mansion or bahay mo, ikaw magpa-flex. I don't believe you. We will never ever believe you. You stupid fag. One love, good fucking vibes.